Ayun. So hello po mga kabrotep. Dito po tayo ngayon sa parokya ni Father Douglas Palomo. Saan bibisitahin natin siya kasi siya po ay malilipat na ng kanyang assignment na parish. So mula dito sa Soledad de Manila, Nuestra Señora de Soledad de Manila, pupunta po siya sa St. Joseph sa Gagalangin Pondo. So tara, bisitahin natin siya ngayon kasi biglaan po itong mga changes sa Manila clergy, mga nagpapalitan. So ang papalit naman dito is si Father Danichi. Oh, ayan. Si Father Danichi ang papalit sa rect. Dito po. So pupunta po tayo ngayon kay Father Douglas. Insayin natin siya. Mukhang nasa Asya ngayon. Si Jonah! Ito eh. Sigurado ni Father Douglas. Anong masabi mo, Father Douglas? Paano na siya? Ayoko pa po umalis. Sobra. Huwag mo na. Kaya lang wala po tayong magawa eh. Opo. Siya po ang sekretary ni Father Douglas. Kamusta si Father? Paano mo si Father Douglas? Sobrang bait po. Kaya namin umalis. Please. Wala tayong magagawa. Ano? Siya dalawang taon ni Father Douglas. Kamusta po yung kanya sa mga sa inyo po, especially sa iyo? Sobrang nakakatulong. Po. Lalo na po sa amin. Lalo na po sa amin. Sobrang nakikipang po ni Father Douglas sa parish namin. Tapos yung mga activities na ginagawa niya, sobrang nagpalapit po talaga sa Birhen. Kaya lang, wala naman po tayong magagawa eh. Kaya lang, sobra, parang nabigla po kami lahat. Sobrang nahirapan kami. Bigla. Sobrang bigla po yung mga mangyayari. Yeah. Kaya hindi po talaga kami prepare. Hindi kami handa. Kami din nagulat din ako. Sige po, maraming salamat po sa Jonah. Ayan, akit tayo sa taas. Kamustay natin si Father Douglas. Biglaan lang din kasi talaga. So, akit tayo sa Mr. Watt. So, for 2 years, dito po nag-stay si Father Douglas, no? Sa loob ng 2 taon. At naalala ko pa, nung bilag natin to, yung first day na talagang hindi pa ganting itsura. Pero ngayon, napakalaki na po ng improvement, no? Pero ngayon, check natin. Kaya hindi ko naman sa loob yun. Yun. Yun, si Father Doggy. Pads! Yes! Nakakita ko si Ate Jonas. Well, long time no see. Long time no see po. So Pads, totoo ba? Well, ikaw ay malilipat na. Sa mga Bro TV followers, subscribers. Pas anong feeling? Oh, feeling. Kailan ba na-announce pa? So Monday lang, no? Feeling the same. Yes. Lipat na naman po tayo after 2 years dito sa bahay ng ina. So lipat naman tayo sa bahay ng ama. Ama? Kasi ama. Ito ay si St. Joseph. St. Joseph. Makakita ko sa Gagalangin. Pads, ano masabi mo sa mga taga-Soledad? Yung supportang natanggap niyo po dito sa loob ng 2 taon. Salamat sa Soledad Community sa inyong pagtanggap, siyempre sa inyo rin pagkilala, sa mga tulong, suporta para magampanan ko po kahit sandali lang yung akin pong misyon dito sa bahay ng Birhen ng Soledad. Short but sweet kumbaga. Siyempre bigla din naman lahat sa biglaan kasi in-expect natin na 6 years pa tayo dito pero biglang mayroong sudden change dyan sa schedule. Lipat na tayo dyan sa bahay ng ama. Pads, pwede na ba malaman kung kailan ba magaganap yung paglipat? Kasi marami nag-aabang na na-excite. Siyempre, na-excite yung mga taga St. Joseph. Pero siyempre, malungkot dito sa Soledad. Pero sa St. Joseph, kailan po effective yung inyong paglipat? Effectivity ng aking assignment ay November 4. So ngayon ay ongoing na yung pagta-transfer unti-unti ng mga gamit para mas maging madali na yung paglipat kasi siyempre may papalit naman dito sa akin. So kailangan kong evacuate ang kumbento para dun sa paparating. Ayun. So siguro yung Fadu, nakapunta ka na ba sa Napuntahan mo ba yung? Napuntahan mo na, Fadu, no? Yung dilipata na. Ah, ko na kahapon at ganina. So talagang medyo challenging kasi back to zero. Wala tayo ulit convent. Gagawa rin naman tayo ng convent. Wala pa tayo matutulugan. So may 2 weeks na lang tayo na paghahanda. So kaya sana po yung mga tumulong sa akin dito sa Soledad para maging maayos, simple pero
comfortable yung aking pamamalagi dito. Eh, ganun din po sana, tulungan niyo po kami doon sa aking nilipatan. Ayun. Wala pa as in zero, wala pang kwarto. So, as in wala pa, as in wala. Tapos kanina naman, papakita ito po, ito po yung naabutan namin. Kanina, napasama po ako eh, pero ito yung glimpse po na ayan. Makita niyo po dyan yung konting mga inadatan po namin doon. So, yun yung challenging ngayon. So, sana po kung ano po yung suporta na binigay niyo po dito sa Solidad, eh, patuloy nating suportahan pa din si Father Douglas. Tama po, Father, no? Tama yan. Kung, paano yung sinuportahan ng ina, ang biri ng Solidad, sana pa suportahan nyo rin ng ama. Pero pas, diba, galing ka ng Quiapo, which is the anak. Galing ako sa Pong Nazareno. Quiapo Church. Nalipat ako sa mahal na ina at ngayon ay malilipat sa mahal na ama. Mahal na ama sa na. Sa St. Joseph naman po. St. Joseph. So, gagalangin. So, yan po yung mga, ayan. Pakita natin yung, ayan, yan po yung yung simbahan. Tapos, sa Gagalangin Tondo. Anong street father yung ano? One Luna lang yan. Kahapaan ng One Luna. Matanda na yung simbahan. 1906 pa yung simbahan. Malaki yung simbahan kaya medyo malaki din yung kailangan ayusin. Yes. Pero so, maganda po at naniniwala akong magagawa natin yan sa tulong po ninyo, sa suporta po ninyo. Pansin mo, masabi mo naman sa mga parishioners dyan, sa mga nag-aabang sa'yo ngayon dyan sa St. Joseph Parish sa may Gagalangin. Excited sila, Pads? Mag-abang na lang muna kayo. Pero sana po magsimba po kayo lagi. Hayaan niyo po na kung kayo ay kalabitin ng Ama ni Jesus para tumulong magsaayos ng simbahan at siyempre isaayos yung komunidad, no? Yung ugnayan ng bawat naglilingkod, ng mga miyembro ng simbahan. Balikan natin, no, yung alimbawa at yung kung ano yung values na itinuturo ni San Jose, ang ama ni Jesus at esposo ni Maria. So yung character niya, yung values and behavior ni San Jose. Yan. Siguro maganda na balikan natin para maging mas maayos ang ating pong paglilingkod. At syempre, mas maunawaan natin, makilala natin si Jesus sa tulong ng amang si Jose. Ayun, sige po. Maraming salamat po, Father Douglas. Mula dito sa Kamba, Soledad, pagpunta naman po sa Gagalangin Tondo sa San Jose, St. Joseph Parish. St. Joseph. So, kung ikot ko lang ako konti, ito na po ngayon yung itsura kasi hindi na ako nakapag-update. So, yan po. Yung naging mas, yun nga, sabi ni Father, simple, pero comfortable na tirahan na isang kumbento. Yan. Maliit, pero comfortable. Yan. Diba? At yan po is nagmula sa mga tulong din naman siyempre ng ating mga kadeboto dito sa mga sa Solidad. At ngayon, papunta naman po si Father Douglas sa San Jose, St. Joseph Parish sa Gagalangin Tondo. So abangan po natin si Father Douglas. Sige po. See you. Salamat po muli. Bye-bye.